na mabigat-bigat ngayon ang makakatapat ng Washington Wizards dahil top 8 lang naman to sa Western Conference. Ito yung Dallas Mavericks na kung saan meron ng ika-apat na win streak ngayon dito sa regular season. Yan ang susubukang buwagin ngayon dito ng Wizards. So, dito na tayo. Home court advantage para dito sa Dallas Mavericks. Starting 5 nila is sa DJ Washington, Gafford, Irving, Doncic at si Green. Samantalang dito naman sa Wizards ay sila Bagley III, Kuzma, Avdija, Jones at si Jordan Poole. Ito rin ang unang beses sa pagtatapat ng former player ngayon dito ng Wizards na si Daniel Gafford. Ito, unang puntos dito sa first quarter, nagmula kaagad dito kay Daniel Gafford. Dinostayan niya kaagad dito ang kanyang former teammate na si Kyle Kuzma. Pagkatapos niya ay sinunda naman niya dito ng 4 straight points mula dito kila Tyus Jones at Marvin Bagley III. Under 9 minute mark, dito na rin nagsimula makipagsagutan dito ang Washington Wizards from beyond the arc. Mula yan dito kila Kyle Kuzma at dito nga kay Luka Doncic. Under 8 minute mark na ay nakahanap ng momentum dito si Uncle Drew, Kyrie Irving para dito sa Mavericks. Mula yan sa kanyang layup at isang 3-pointer. Mantalang ito, okay din ang nakuha dito ng Dallas Mavericks sa si PJ Washington. On sulit na sulit ang mga nakuha ngayon ng Mavericks na nagtapos sa NBA trade deadline. Natapos ang first quarter ng mga Mavs 26-22. Ito opening ng second quarter, unang puntos ay nagmula dito kila Deron Wright at dito nga sa slam dunk ni Marvin Bagley III. Ito under 9 minute mark, nagawang lumamang dito ng Washington Wizards mula dito sa back-to-back 3-pointer dito ni Landry Shamet. Ito halos nang isasagutan lang kasi dito ang magkabilang panig. Muling nabawi yan dito ng Dallas Mavericks mula dito sa dalawang end 1-3 nila Luka Doncic at dito nga ni Josh Green. Gawa nilang parehong may convert ang bonus free throw para sa 3-point play. Pero gaya nga ng sinabi ko, halos nagsasagutan lang ang puntos dito sa second quarter. Ito mukhang gumanti rin si Kyle Kuzma ng sarili niyang N1-3 kontra dito kay Kyrie Irving. Pagkatapos niyan ay nagkaroon pa siya dito ng back-to-back 3-pointer. Finally, opening ng third quarter, naramdaman na dito si Jordan Poole mula sa kanyang outside shooting para dito sa Washington Wizards. Sinundan din dito ng isa pang 3-pointer mula dito kay Josh Green para dito sa Dallas Mavericks. At totoo lang, okay na okay din yung pinapakita ngayon dito ni Daniel Gafford sa kanyang bagong team na Dallas Mavericks. Ang tapan ng butata niya dito kay Marvin Bagley III at halos ma-hype na siya dito sa home court ng Mavs. Samantalang dito naman sa Wizards, hirap sila Kyle Kuzma at Danny Avdija na buhatin dito ang buong team. Ang inaasahan sa Jordan Poole hindi man lang maramdaman dito sa laban. Ito under 2 minute mark, maganda sana yung intention dito ni Luka Doncic. Kaso nga lang, nasiko pa siya dito ni Danny Avdija. Halos manak out dito sa sahig si Luka sa sakit na tinamo niya dito sa siko ni Avdija. Matagal-tagal bago nakatayo dito si Luka, dumugo na nga rin yung kanyang labi dito. Tinawagan lang to ng charge ng referee. Dahil sa magandang effort dito ng Wizards, labang pa rin dito sila sa third quarter, 88-78. Ito na, fourth and final quarter, gumagawa na ng paraan dito sila Uncle Drew at Daniel Gafford para dito sa Dallas Mavericks. Samantalang sinasamahan pa rin yan dito ng kanilang bagong teammate na si PJ Washington. Naging masakit-sakit pa to, ay nagkaroon ng back-to-back 3-pointer dito ang Mavs mula dito kay Jaden Hardy. Dahilan para may baba na lamang ilang kalamangan dito ng Washington Wizards sa isa, 95-94. Nag-recover pa dito si Luka Doncic at bumalik din dito sa game at nagparamdam pa dito ng dalawang step back jumper. Dahilan para makuha ng kalamangan dito ng Mavs under 5 minute mark. Medyo masakit-sakit para sa Washington Wizards dahil kulang talaga ng katulong dito sila Kyle Kuzma at Danny Avdija. Hindi rin natin pwedeng masisi dito ang bagong teammate na si Bagley III dahil kitang-kita naman natin na ginawa niya ang lahat. Pero itong si Jordan Poole, ewan ko pa kung ano ang nangyayari dito sa kanya. Pangit ng papangit ang laro every game. Tapos ang laban, panalo pa ang Mavs 112-104.